Amen. Thank you. Kaya po ang aking BFF mula noon hanggang ngayon. Talagang naranasan na ang mga pabor. Di ba, Colonel Ka? Yeah, yeah. Yan po ay talagang pinagpala para maging pagpapala. Kaya na-late po kasi siya kaya hindi hinasaan sa sayang. Mga kapatid at patay, maraming salamat po sa pag-atid na hey, ito kanina talaga. Gusto ko lang pong hingan kayo ng mensahe kay tatay, blessings, and lalo-lalo na po sa mga kapatid. Bago po tayo magsiguan, so maraming salamat po sa inyo. Hinihingi ko po sa inyo yung blessings, lalo-lalo na po sa mga magkakapatid. Gusto ko pong marinig yung message niyo kasi po sa lahat ng experience ko kay tatay, no? Mayroon siyang capability na to bring the family together. Yun yung nakita ko, yung strong bond, lalo na po sa mga kapatid. Dahil alam po natin si tatay, napakabait po nito. Siya po ay laging pinagpapala ni Lord. Amen. Lalo na po yung lahi po talaga natin is talagang pinagpapala ni Lord. Yan po ang nakita ko sa pamilyang ito na hindi po tayo magiging buntot, but bagkos tayo ay magiging ulo. Yes. Yan ang declaration natin sa bawat pamilya. Maraming salamat po. Gusto ko pong hingin sa inyo yung mensahe nyo at blessings. Lalo na po sa mga kapatid, unahin ko na po kay Ateng. Ano po masasabi niyo sa birthday ni tatay at ang message niyo po bilang kapatid? Although hindi po maganda yung venue, hindi siya parang formal, but yung puso po natin yan dito, no, as a family. Mama ko isa. Maganda hapon sa lahat. Sa aking mga pamangkin na maganda at mga apo. Ako'y nahiliyang magsalita ng aking pamangkin si Ono pang ng tatay. Ang masasabi ko lang, malaki na yung pagbabago namin magkakapatid hanggang kami mga buhay. Sabasama kami, may birthday, walang babalitas. Tapos masaya bawat ito sa amin. Nagpapasalamat ako sa aking mga kapatid at ako'y buhay. Ang aking kulang na lang ay kuya na hindi na nasasali sa amin. Masaya-masaya ako, may sayawang pa, may kantahan pa, magaganda lahat ng mga boses at pamamang ko at magaganda silang sumayaw. Maraming salamat ko. Si Efren, malaki ang pasasalamat ko at lagi naman siyang merong inuukol para sa amin ng kakapatid na pagkita kay tatay. Ano katangian ni Tito? Ateng, ano katangian niya bilang isang kapatid na natatandaan mo? Ano katangian niya bilang kapatid? Ang katangian ng aming kapatid na si Efren eh. Maalalahan niya naman kahit na kung may sunay bura-bura. Pagka natin lang naman may nagagawang hindi maganda, pagka lamay natin, mabait mo naman matulungin. Yun lang ang tangay ang mga aking pamangkin. Ayun na ko eh, sa aking mga kapatid na lalaki, pinakagawa mo si Ipe nung binata. Tapos si Efren, Popoy, mga gawa mo yan, mga kapatid na yan. Si Popoy, maganda kamanta yan. Oh, kaya pala si ano, maganda boses eh. Sila. Magaganda ang mga boses nila. Ako lang ay matanda na, maganda rin naman ang boses ito. Kaya lang ay, nai na ako sa maker. Alalang ang lumabas na boses. Si Eta, ayan. Maganda rin kumanta yan. Ngayon, ayaw na rin. Nene, hindi may yan, ang katangian pala ni Tito. Oh, next! Ina, ikaw! Salamat sa inyo lang. Oh, si Ching Eta po. Ano pong masasabi? Si Opo, ato to.
Para tayo sa patak. Opo, sila lang po kayo kasi marami tapo niya. Lipat na lang kayo dito. Mahaba-haba pa yan. Lipat na lang kayo ng venue. Eh, siyam pa yan. Siyam yan. Ganda, ano nga pinapos mo sa Una sala.